Ito po ay isang mahalagang bahagi ng ating usapan ngayong hapon dahil ito po ay mga tanong mula mismo sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang tape at nagtatanong sila sa ating mga leader kung ano magagawa ng mga leaders natin para sa kanila. Bilang pagpapakilala, no, yung video na ito ay galing pa sa United Kingdom. At ang nagtatanong dito ay 20 years na siya doon. Yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak, lahat nag-opt na maging British citizens. Siya na lang yung katangi-tangi na hindi pa nagpapalit ng kanyang citizenship. Henry? At napakaganda yung kanyang tanong. Ito ay si Peps Villanueva. 20 taon na nasa UK. Tignan po natin. Binabala ko na rin maging British. Ano po ang pwede niyong masabi para makumbinsi ako na dapat manatili akong Pilipino? Uy. Ayun. Gandang tanong yun, ha? Lahat ng anak niya, di ba? British na eh. British citizen eh. Oo, dahil mga professionals na doon. Ngayon siya na lamang natitirang Pilipino. Oo. Ngayon, tanong niya, ano ang makakapag-kumbinsi sa kanya para manatili siyang Pilipino? Okay, Senator Jambi Madrigal, please. Siguro medyo maiba yung pananaw ko dito. Alam ko na si Manong Peps gusto maging British citizen kasi magre-retire na siya. At napakalaki ang benepisyo ng maging isang British citizen, libre ang healthcare, napakalaki sa socialist states. So napakalaki ang kanyang benepisyo na maging British citizen. Ngunit, alam ko rin na dahil siya nag-ipon doon, malaki yung savings niya. Ang dapat tingnan niya na kung mag-iba ang pamahalaan at magkaroon ng tunay, genuine change dito sa Pilipinas, yung naipon niya doon at pag umuwi siya dito, magkakaroon siya ng better standard, quality of life dito sa Pilipinas kesa sa Inglaterra just living off his retirement. So kung titingnan nyo, this is a concrete example na pag umuwi siya dito sa bayan natin, magkakaroon siya ng mas magandang quality of life instead of living off his retirement dyan sa Inglaterra na napakalamig at umuulan araw-araw. Kanya, isipin mo na Pilipino ka pa rin, pwede ka magbakasyon, makita yung inyong mga anak, yung inyong pamilya sa Inglaterra, pero pwede ka rin bumalik dito at sa naipon mo, mas maganda po ang buhay dito. Kanya, wag na lang natin ipagpalit ang ating pagka-Pilipino na maging British citizen dahil lang sa benepisyo. You may have a bigger quantity of money there, pero yung quality of life, your pound sterling will go a long way in the Philippines, lalo na sana kung magbago ang gobyerno. Salamat po, Senator Jambi. Okay, meron naman tayong susunod na katanungan. Ito ay mula sa isang OFW sa Saudi Arabia. Ang pangalan niya ay si Karashid, fabrikante. Medyo matagal-tagal si Karashid sa Saudi. 30 years. 30 Kung years. Kung si Kapeps kanina, 20 taon. Ito, 30 years sa Saudi. At saka para lang sa kaalaman ng ating mga leaders, si Karashid po ay takbuhan ng mga OFWs doon basta may problema. Meron din siyang network doon na tumutulong sa mga may problema ng mga OFWs. Pakinggan po natin si Karashid. Ano po ba ang inyong naiisip na estratehiya upang pakinabangan ang bilyong remittances ng mga OFW? Samantala, Senator Jambi. Thank you. Sa akin pananaw, yung sinabi ni Senator Mar, Senator Cheese, na magkaroon ng isang bangko, OFW Bank at Investment Fund, ay importante at pwede na rin gamitin yung seed money, hindi lang yung overseas remittance. Kasi karamihan ng overseas remittance ay dumadaan sa mga bangkong pribado. Ang mga bangkong pribado ay ang kumikita sa remittance fee. Kanya kung magkaroon tayo ng Overseas Workers Bank, ang kikita na rin ng remittance fee, ang Overseas Workers Bank na ang nagmamayari, yung mga overseas workers. Para makaplan po tayo ng long-term strategy, kagaya na rin na nabanggit, ng socializing, resocialization. Kasi maraming pamilya ay nawawasak. Nagtatrabaho ang tatay sa Saudi, tapos pag uwi niya, wala na naman pera sapagkat nagastos na lahat. Kanya yung social services, reintegration. And siguro kailangan rin tayo gumawa ng scholarship fund para sa mga anak ng OFW at insurance, health insurance. Ito ay pwedeng parte ng investment strategy. Scholarship fund,
health insurance and housing loans para sa OFW at sa Seaman. Salamat po, Senator Jambi. Samantala, Toots, ang susunod ay mula naman sa Hong Kong. Yes. Ang ating magtatanong ay si Neng Tao Ho. Si Neng ay 14 years na nagtatrabaho sa Hong Kong bilang isang domestic worker. Pakinggan po natin. On behalf of the FBWU, ang gusto ko lang pong itanong sa ating mga presidentiables at sa mga iba pang kakandidato ngayong darating na halalan 2010, ay tungkol po sa usapin ng exclusion ng foreign domestic workers sa statutory minimum wage legislation po dito sa Hong Kong. Ano po ba ang pwede ninyong magawa sa isyong ito? Ngayon ko lang nalaman, hindi pala kasali ang mga OFW natin doon sa minimum wage. Yes, lahat ng foreign domestic workers hindi kasama doon sa itinala na minimum wage doon sa Hong Kong. So, kunin natin ang reaction at ang unang leader na magre-react ay walang iba kundi si Senator Jambi. Kanya sinabi ko sa first 100 days ko, gusto ko magkaroon ng renegotiation sa lahat ng bilateral labor agreements. Even yung trade agreements sa akin, kasi I was anti-GPEPA. Very unequal yung GPEPA trade agreement with regards to nurses. Ang problema na yun na nagkaroon ng recession, ang gobyerno natin are treating our overseas workers like commodities, hindi pinapaglaban yung rights nila. Kagayas yung new bilateral labor agreement signed with Korea, kinukulang na doon, hindi na batas sa POA agreement kasi wala na yung food and board doon sa agreement na ito. Ngayon, sa dami ng Filipina workers sa Hong Kong, siguro pwede we can flex our muscle a little to push for at least maintaining or the $400 to $500 wage rate. Pero ang ginawa ng gobyerno, imbes na tulungan yung mga overseas workers sa Hong Kong, pinagbabawal ngayon yung direct hiring. If you cannot hire directly in Hong Kong, dagdag na naman dito sa mga fees, dagdag na naman sa POEA fees at processing na every time mag-finish contract ka, pupunta ka sa POEA, hindi ka na naman mahahire ng directly sa Hong Kong. So ang problema kasi sa administrasyon na ito, imbes na ipaglaban yung karapatan ng OFW, na yun na humihirap yung trabaho, parang pinapagbili na lang nila, sige, okay na, maski ano, we will sign basta may trade agreement. Okay. Yan po ang hindi maganda. Salamat po, Senator Jambi.